Mga dapat mong malaman tungkol sa Pandemic Relief and PRRP 5 Restructuring Programs or Short-Term Loan Restructuring and Penalty Condonation Program. May loan ka ba sa SSS na hindi na nababayaran at patuloy na lumalaki ang interest at penalties? Mag-apply na sa PRRP 5, ang Loan Restructuring and Penalty Condonation Program para sa short-term member loans. Nagsimula po ito noong November 15, 2021 at matatapos po ito sa February 14, 2022. Kaya huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Mag-apply na ng Loan Restructuring and Penalty Condonation Program para sa short-term member loans para di na lumaki ang ating utang o bayarin. Maganda po itong oportunidad para sa ating mga borrowers para di na lumaki pa ang ating interest at penalties sa ating mga loan na di na nabayaran. Sino-sino ang mga sakop ng PRRP 5 or qualified para dito? Lahat ng member borrowers na hindi nakapagbayad ng short-term loan nang hindi bababa sa 6 na buwan sa unang araw ng pagpapatupad ng programang ito. Kabilang sa short-term loan ang mga sumusunod. Una, salary loan. Pangalawa, calamity loan. Pangatlo, salary loan early renewal program or SLERP. Pang-apat, emergency loan. Pang-lima, restructured loan sa ilalim ng Loan Restructuring Program or LRP na ipinatupad noong 2016 hanggang 2019. Ang member borrowers ay dapat una, may edad na mas mababa sa 65 taong gulang sa katapusan ng installment term para sa installment payment. Pangalawa, hindi pa nabigyan ng final benefit gaya ng permanent total disability o retirement. At pang-tatlo, hindi pa na-disqualified dahil sa fraud laban sa SSS. Member borrowers na nais mag-file ng permanent total disability o retirement benefits application na ang araw ng pagkabalda o pagreritero ay kasabay ng mas maaga o sa huling araw ng pagpapatupad ng condonation program. Ang aplikasyon para sa permanent total disability o retirement benefits ay dapat na ma-file sa loob ng itinakdang palugit para sa pagsusumiti ng aplikasyon para sa condonation program. Mga benepisaryo ng namatay na member borrower na magsusumiti ng death benefit application na ang araw ng pagkamatay ng member borrowers ay kasabay ng umas maaga sa huling araw ng pagpapatupad ng condonation program. Ang aplikasyon para sa death benefit ay dapat na ma-file sa loob ng itinakdang palugit para sa pagsusumiti ng aplikasyon para sa condonation program. Ano ang payment terms? Ang buong halaga ng lahat ng nakatakdang bayarin na binubuo ng outstanding principal at interest ng lahat ng mga loans ng member borrower ay pagsasamahin sa isang consolidated loan at maaari itong bayaran sa dalawang option po. Ayan. Una po ay one-time payment. Kailangan bayaran ang consolidated loan sa isang payment transaction lang sa loob ng 30 days mula sa pagtanggap ng notice of approval of the penalty condonation application. Hindi papayagan ang partial payments. Paalala, one-time payment term lamang ang papayagan sa member borrowers na 65 taong gulang pataas na hindi magfa-file ng final benefit claim sa ibinigay na palugit. Pangalawa, pwede rin po ang installment payment. 50% down payment, dapat bayaran ang 50% ng consolidated loan sa isang payment transaction lang sa loob ng 30 days mula sa pagtanggap ng notice of approval of the penalty condonation application. Hindi papayagan ang partial payments. Ang natitirang 50% ay magiging restructured loan 1 or RL1. Ito ay dapat bayaran sa 6
na equal monthly installments simula sa buwan kasunod ng pagtatapos ng 30 days mula sa pagtanggap ng Notice of Approval of the Penalty Condonation Application. Paalala, papatawan ng penalty ang late payment. So kailangan guys, updated tayo sa paghulog kung saan po yung napili nating halimbawa installment payment tayo, dapat ay mahulugan po natin yan at matapos para wala tayong penalty. Paano ang penalty condonation? Ang mga hindi na bayarang penalty ng loan ay hindi na sisingilin. Sa ilalim ng one-time payment term, ang 100% ng consolidated penalty ay hindi na sisingilin kapag nabayaran ang consolidated loan sa loob ng approved payment period. Sa ilalim ng installment payment, 50% ng consolidated penalty ay hindi na sisingilin kapag nabayaran ang 50% na down payment sa loob ng approved payment period. Ang natitirang 50% ng penalty ay hindi na sisingilin kapag nabayaran ang buo ang RL1 sa loob ng approved terms and condition. Ang member borrower ay hindi bibigyan ng penalty condonation kapag siya ay may partial payment lamang para sa consolidated loan sa ilalim ng one-time payment o 50% down payment. Ang penalty condonation application ay maituring na kansilado na, ngunit maaari muling isumiti ang aplikasyon sa loob ng itinakdang panahon. Anumang partial payment para sa nakansilang aplikasyon ay ituturing na regular payment at ibabawas sa pinakamatagal na outstanding short-term loan ayon sa sumusunod na prioridad. Una, sa penalty, pagkatapos na interest at huli sa principal. Anumang labis matapos ang posting ng bayad ay gagamitin sa ikalawang pinakamatagal na outstanding short-term loan. Ang balance ng RL1 ay dapat mas zero sa pagtatapos ng term. Kung hindi ang natitirang principal ng RL1 at ang proportionate balance ng condonable penalty ay magiging bahagi ng bagong principal sa ilalim ng Restructured Loan 2 or RL2. Ang RL1 ay isasara at ang RL2 ang magiging bagong utang ng member borrower. Magkano ang interest rates at penalties ng RL1 at RL2? Ang RL1 para sa installment term, 3% bawat taon based sa diminishing principal balance sa loob ng 6 na buwan payment terms. Penalty, 1% ng halaga ng amortization sa RL1 kada buwan na hindi nabayaran sa takdang panahon ng payment term. RL2, 10% bawat taon hanggang sa mabayaran ng buo ang RL2 kasama ang mga naipong interest na dapat ay bayaran agad. Ano ang iba pang kondisyon sa ilalim ng PRRP5? Ang member borrowers ay dapat mag-apply sa PRRP5 gamit ang kanilang may SSS account sa SSS website. Online application ang gagamitin dito. Maliban sa mga sumusunod na permanent total disability, death at retirement DDR applicants na maaari lamang magsumite ng DDR claim application over the counter or OTC sa mga SSS branches. Una ay self-employed, B with dependents, C mine workers, D racehorse jockeys, at E representative payee. Ang mga member borrowers na may permanent total disability at retirement claim application o benepisaryo ng namatay na member borrower na may death claim application na ipa-file through online application o over-the-counter or OTC sa mga SSS branches ay otomatikong magiging kwalipikado sa condonation ng penalty kung saan ang kanilang DDR benefit claim application ay naisumiti online or OTC sa loob ng itinakdang palugit para sa availment ng condonation program. Hindi na kailangang magsumiti ng hiwalay na condonation application. Kumuha ng Payment Reference Number or PRN sa ilalim ng Real-Time Processing of Loan, RTPL, at gamitin ito sa pagbabayad ng consolidated or structured loans sa mga partner bank at non-bank. Kung sakaling ang buong halaga para sa one-time payment o sa 50% down payment ng consolidated loan
ay hindi nabayaran sa loob ng 30 days, papayagan ang muling pagsusumiti ng aplikasyon, subalit ito ay dapat gawin bago o sa huling araw ng pagpapatupad ng PRRP 5. Ang halaga na nasa approved condonation application sa ilalim ng RL1 o RL2 kasama ang mga naipong kaukulang interest at penalty kung meron ay dapat mabayaran ang buo bago payagang makautang muli ang member borrower ng iba pang short-term loan ng SSS. Para mabasa ang buong circular ng PRRP 5, sundan lamang ang link na ito. Para sa link ay puntahan lamang po sa description box ng aking videos. Doon nyo na lang po hanapin ang link para diretso na po kayo. Isang click na lang po. At dito po nagtatapos ang ating vlog tutorial ngayon. Ay sana po nabigyan ko kayo ng information po. At syempre kung may karagdagang katanungan po kayo ay pwede po kayong mag-comment dyan sa comment box section ng ating videos. At dyan ko rin po ang ilalagay yung mga link ng related sa content natin ngayon. At syempre pwede rin po kayong mag-direct sa kay SSS website para sa inyong katanungan sa kanilang SSS portal. Usap tayo. Ayan, nilalagay ko lang din po dyan guys sa description box ng aking videos ang mga link. So tingnan nyo lang dyan guys. At syempre sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ating i-upload. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.